Shalom, shalom. Pagbati po mula sa inyong lingkod, Pastor Rene Alog, sa lahat ng ating mga kasama ngayon sa gawain ang selebrasyon ng Rosh Hashana, ang Jewish New Year 5783. At ito po ay isang napakahalagang araw sapagkat tayo ay nakikipagdiwang sa selebrasyon ng bagong taon ng mga Hudyo. At maaring matatanong ninyo bakit tayo naman ay Gentile believers, bakit ano ang kinalaman natin sa bagong taon ng mga Hudyo. Eh katulad din yan po ng bagong taon ng ating kalendaryo, ang Gregorian calendar. Maging ang mga Hudyo din ay holiday din nila kapag unang araw ng taon ng ating kalendaryo. So ibig sabihin, maliban po doon sa ganong relasyon ng tayo na sila ay nakikipagdiwang pag tayo ay may New Year, pag January 1, at tayo naman ay nakikipagdiwang sa kanilang Rosh Hashana, pero maliban doon, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating pagiging Kristiyano sa istorya ng mga Hudyo, sapagkat sila ang ugat ng ating lahi, ng ating espiritual na kalagayan. Bago po lumalim ang ating pagpapaliwanag, mga minamahal, ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, nakikigalak sa selebrasyong ito. Sa lahat ng mga simbahan natin at mga kapatiran na nakikipagdiwang ngayon sa araw na ito. Ngayon mismo, September 25, 2022, ang the head of the year. Ibig sabihin ng Rosh Hashana ay the head of the year or the beginning of the year. Rosh Hashana. At bago po tayo magsimula, bago ko po introduce ang ating pong topic ngayon, mga minamahal, nais ko munang anyayahan kayo sa ating pananalangin. Mananalangin po muna tayo. Let us pray. God in heaven, kami po ay napakapalad sapagkat kami ay naging anak mo din. Dahil na rin sa pansamantalang pagtigas ng puso ng mga ng bayang pinili mo. At ibinaling mo ang iyong atensyon sa amin at kami ay tumugon at kami ay naging kasamang tagapagmana sa lahat ng ipinangako mo sa iyong mahal na bayan. Maraming salamat. At sa selebrasyong ito, dalangin namin na amin ding matanggap ang lahat ng biyaya kaakibat nitong selebrasyong ito at ang kahulugan ng darating na taon. Maraming salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Sisimulan natin, mga minamahal, sa ating pag-aaral ang Romans 1:16. Samahan niyo po ako at i-connect po natin ang usaping ito. Bakit nga ba tayo ay kasama din na nagagalak, nakikipagdiwang, nakikipag-celebrate kasama ng buong bansang pinili ng Diyos, ang Israel.
Ang sabi po ng Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Ito po ay napaka-powerful na declaration ni Apostol Pablo. Nang sabi niya, "Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa bawat isa na naniniwala. Una, sa mga Hudyo, pangalawa, sa mga Hentil." Ibig sabihin, kung ano ang tinanggap ng mga Hudyo, ay tinanggap din natin. Sila nga lang ang nauna. Kaya sabi niya, "First to the Jew, then to the Gentile." Now, nung naniwala na tayo sa Panginoon, ay nagkaroon tayo ng spiritual identity na tayo ay heir and co-heir with Christ. Na tayo ay tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo sa lahat ng pangako ng Diyos. Ating baybayin ang nakasulat po kung ano na tayo matapos tayong maniwala sa Panginoon. Ang Galatians chapter 3 verse 29. "If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise." Wow! That's a very powerful promise. Very powerful position. Ano sabi po? If you belong to Christ, ang kausap po rito ni Pablo ay hindi na lamang ang mga Hudyo, kundi ang lahat nang tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, "If you belong to Christ, then you are Abraham's seed." Kung ikaw ay nakay Kristo na, ikaw ay inapo ni Abraham at kasamang tagapagmana ayon sa mga pangako. Hallelujah! Amen. So kung ano po yung promise ng 5783, kung ano po yung promise ng New Year, ng Jewish New Year, sa pamamagitan ng bersikulong ito, kasama tayong tatanggap ng lahat ng kaakibat na pangako ng bagong taon. Yan po. So malinaw na malinaw na hindi lang natin ito pinag-aralan, kundi alamin ang dahilan o kahulugan nitong bagong taon at kung ano ang pangako nito, hindi na lamang sa kanila, kundi sa atin din. Dahil tayo ay nakay Kristo na. Bakit nga naman napasa atin yan? Alam naman natin, hindi naman tayo chosen people. Talagang merong chosen people. Hindi natin inaalis na merong physical na Hudyo. Diba? At tayo ay mga physical na Hentil, na Gentiles. Pero, nung tumanggap tayo sa Panginoon Jesus, tayo ay naging apo ni Abraham at kasamang tagapagmana ayon sa mga pangako. Ito po ang naging dahilan kaya tayo ay naging kasamang tagapagmana. Ang sabi po ng Romans 11:11, "Again I ask, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. Rather, because of their transgression," there meaning the Jews, "salvation has come to the Gentiles to make Israel envious."
So wag nating solohin, hindi na lamang sa atin ibinigay dahil sa kanilang transgressions, ang sabi niya, pansamantala, dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagkakasala, ang kaligtasan ay dumating sa mga Hentil upang ang mga Hudyo ay maging envious upang magbalik sila sa Diyos sapagkat, oh, teka muna, yung pangakong supposed to be para sa atin napunta na sa mga Hentil. Pero yun ang naging catalyst para sila ay magbalik sa Diyos. Amen? Okay, so yan po ang foundation bakit kailangan nating makipagdiwang kasama ng Jewish people dito po sa selebrasyon ng Rosh Hashanah. Hallelujah. Ngayon po mga minamahal, dahil nga po ito ay selebrasyon ng Rosh Hashanah 5783, nais nating sagutin muna, ano ba itong Rosh Hashanah? What is Rosh Hashanah? At yan po ang ating unang bahagi ng pagpapaliwanag. Rosh Hashanah usually commemorated in September. At ngayong buwan na ito, pero hindi September sa Jewish calendar. September, usually in the September of the Gregorian calendar, the January to December calendar, and marks the beginning of the Jewish New Year. Okay? At ito ay magsisimula sa sunset ng 25. So actually, hindi ngayong umaga, kundi mamayang gabi. At dahil ahead tayo ng 6 hours sa Israel, ibig sabihin, mamayang alas 12 ng hating gabi natin simula. Ngayong araw na ito, araw ng Linggo, pero mamayang alas 12 ng hating gabi ang simula ng selebrasyon. Pero since nandito na tayo, at ngayon naman talaga yung araw, bagamat sa kanila gabi nagsisimula ang selebrasyon, ang selebrasyon ito ay sama-sama ang pamilya, sama-sama ang mga kaibigan, upang una manalangin. Okay? Families and friends gather to pray, and after praying, and then eat the traditional honey and apples. Ayan po. Naha? Pagkatapos, ito, ganyan po ang selebrasyon. Pagkatapos po ng prayers nila, ng family and friends, sa sunset, 12 midnight natin, ng Sunday, sila ay kakain, traditional na pagkain, ng mansanas na kanilang ididip sa honey. So yan na po yung picture. Which symbolize the hope for a sweet new year. Kaya ang mga simbahan natin ay binigyan natin ng instructions na maghanda din sila ng apple. At slice nila yung apple at maghanda sila ng honey. At sila, at tayo ay kukuha ng apple mamaya sa end of the program, end of the service. And we will dip sa honey at ito ay simbolo ng pag-asa ng isang matamis na bagong taon. Yan po ang simbolo. So, ang ginagawa nila
sa Israel sa selebrasyong ito. At ibalik ko lang, bakit merong hindi lang namang apple at honey ang nakikita natin, meron tayo diyang pomegranate. Ang sabi po ng storya ng pomegranate ay merong 613 seeds ayon po sa average na bilang ng seeds ng pomegranate. At yan ay sumisimbolo sa 613 na mga promises ng Diyos na nasa Torah. Ang kanilang first five books. Okay. So, they eat the traditional honey and apples and the pomegranate. Eh, siyempre, medyo sabi ko nga sa mga kapatiran na kung meron kayo makitang pomegranate dito sa Pilipinas, siguro dito sa Metro Manila ay makakakita tayo, pero sa mga nasa probinsya, baka hanggang apple lang. Wala silang masyadong makitang pomegranate. So, wala na pong ibang prutas, no? Honey, apple, and pomegranates. Na nagsisimbolo ng hope for a sweet new year. Yan po ang symbol nito. Rosh Hashanah. Also spelled Hashanah or Hashanah. At ito ay nanggaling sa Hebrew word ng ibig sabihin, the meaning of Rosh Hashanah ay the beginning of the year or the head of the year. Yan po ang ibig sabihin. And it also honors the creation date of Adam and Eve. Meaning to say, that some 5,783 years ago ay kinikilala natin ang pagkaka-create, ang date of creation ni Adam and Eve. The first relationship and the human connection with God's world. Rosh Hashanah ushers in a 10-day period known as Yamim Noraim or Days of Awe or High Holidays. 9 days after the first day of Rosh Hashanah, ano po ang kasunod? Jews will observe Yom Kippur or which means the Day of Atonement. So, laging ganyan po ang selebrasyon. Na kung ito ang selebrasyon ng Rosh Hashanah, magbibilang ka lang ng siyam na araw at yung ikasyam na araw after po ng Rosh Hashanah ay meron na namang panibagong holiday ang Israel na may kinalaman ulit tayo sapagkat pag sinasabi nating Day of Atonement, tayo po ay tumanggap ng biyaya ng atonement, ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi talaga pwedeng ihiwalay, mga minamahal ko. Yom Kippur. So we will, Jews will observe Yom Kippur. At ito po ay October 4 evening to October 5 evening. The holiest day sa Hebrew calendar. Yung ikasyam na araw after ng Rosh Hashanah. Sa Rosh Hashanah, bilang ka ng siyam, Yom Kippur. At makikibahagi ulit tayo sa Yom Kippur dahil idedeklara natin na yan ay araw ng pag-aayuno natin.
And during the Yom Kippur, observers abstain from eating. Kaya nga may fasting, abstain from drinking, and participate in day-long prayers of repentance. Forgiveness is asked for sins committed during the year. Yan ang taon o yan ang araw ng paghingi ng tawad naman sa lahat ng ating mga pagkakasala. So may declaration po tayo dyan na tayo ay mag-prayer and fasting dito po sa October 4 to October 5. Now, siguro ang tanong pa na dapat nating sagutin bago natin, alam niyo po, patungo po itong topic natin sa pagpapaliwanag, ano ba itong prophetic meaning ng 5783, year 5783. Pero bago tayo tumuntong doon, nais ko muna mga minamahal na sagutin ang ilang mga maaring tanong niyo din. Ano ho? Katulad ng, why is it Jewish New Year celebrated on January 1? Bakit hindi na lang natin isabay ang Jewish New Year sa ating Gregorian New Year na January 1? Ang paliwanag po niyan, ang mga Hebreyo, the Hebrews used a lunisolar calendar long before the Gregorian calendar. Siyempre, mas matanda ang lunisolar or itong Jewish calendar ay 5783 na. Samantalang 2022 pa lang ang Gregorian calendar. At na-establish ang system used in other places around the world. Ano nga ba ang pagkakaiba ng Jewish calendar sa Gregorian calendar? Baka naman kaya 5783 na ito dahil kalahati lang pala ang haba ng taon kumpara sa Gregorian. Tignan niyo po ang pagkakaiba nito. The Jewish calendar contains 12 months. O di pareho lang, 12 months din tayo sa Gregorian calendar. And consists of 353 to 355 days. Nagvavari po yan. Porme po sa bilang, ano? Minsan ang taon ng Jewish calendar ay 353 days, minsan 354, minsan 355. Samantalang ang Gregorian calendar ay 12 months din, 365 days, and sometimes every after 3 years yata, leap year, ay 366. Kung kailan tayo mayroong February 29. Diba? So, para ang pagitan lang nito ay 10 araw o mahigit lang. 10 hanggang 12 araw ang pagitan lang nitong mas maikli lang ng at least 12 days ang Jewish calendar compared sa Gregorian calendar. So talagang mas matanda ng di hamak ang Jewish calendar. And other major holidays throughout the Jewish calendar include Passover, a spring holiday that commemorates the story of Exodus, the festival of the Hanukkah, the 8-day celebration of the dedication of the second temple in Jerusalem. So, naipaliwanag na ho natin na hindi talaga pwedeng kasabay sa January 1 sapagkat ito ay lunisolar, more on lunar-solar references ang mga festivals. Now, ang next question natin na nais nating sagutin,
Why is the Rosh Hashanah tradition of the shofar? Binigyan din natin ng instructions ang mga simbahan natin na kung wala man kayo mga ram's horn para o walang marunong mag-blow ng shofar, ay pwede kayong kumuha ng sound ng shofar dyan po sa Google, sabi nga natin, at pwede ninyong patunugin. Eh katulad din naman natin, di ba, sa January 1, marami rin tayong, ang tawag natin dyan, mga torotot, nung halos ipagbawal na ang mga paputok, yung mga trumpets, yung mga torotot naman ang ating ginagamit. Actually, yan ay nagmula sa tradisyon ng mga Hudyo na pinapatunog nila sa pagpasok ng Rosh Hashanah, the beginning of the year, the head of the year, ang kanilang mga shofar. So one tradition of the holiday is the blowing of the shofar, a ram's horn that doubles as a wind instrument. Alam niyo ho, pag nag-sound sila ng shofar, dahil magagaling sila dyan, ay hindi na lamang basta mapatunog, nagkakaroon siya ng melody, nagkakaroon ng music sa pagtunog nito. And historically, use of the shofar varied from communicating signals in battle to announcing the beginning of the Sabbath, and now it's primarily used at synagogue services at this time of the year. So maliban po na ang shofar ay ginagamit nila to communicate signals or to announce the beginning of the Shabbat, ngayon, sa araw na ito, ang pagtunog ng shofar ay gagawin sa mga synagogue services sa panahon ng Rosh Hashanah. So the word shofar is from the word Hebrew again, and it is related to the Arabic word sawafiru, which means ram's horn. Talagang ang shofar ay ram's horn lang. Pero syempre, marami na rin gumagamit ng antelope's horn bilang isang shofar. Pero pag sinabing shofar, or sa Arabic ay sawafiru, it means ram's horn. Okay? Now, ang panghuling tanong bago natin dalhin ang usapin sa meaning, sa prophetic meaning nitong ating pag-uusapan ay, what can you say to wish someone a happy Rosh Hashanah? Ang ibig sabihin, kung ang Rosh Hashanah ay the beginning of the year or the head of the year, paano natin binabati ang isang tao o ang bawat isa sa kasiyahan ng Rosh Hashanah? So yan po ang ating ituturo naman, no? So while happy birthday, humanity might be tempting, the traditional Jewish greetings ay Shana Tova, which means good year. So, hindi mo babatiin ang bawat isa ng Rosh Hashanah? Hindi po. Ang batiin po dyan, ang greetings natin gagawin ay Shana Tova. Nang ibig sabihin ng Shana Tova ay have a good year. Nawa magkaroon ka ng mabuting taon. Sige nga po, hinihiling ko na batiin ninyo ang inyong mga katabi ng Shana Tova. Yan. Amen. Shana Tova, which means I declare good year. Pinapahayag ko ang mabuting taon sa iyo. And the longer version, Shana Tova,
umetuka, wishes someone a good and sweet year. So, Shana Tova or Shana Tova umetuka, nang ibig sabihin, a good and sweet year. I declare a good and sweet year for all of you, people of God. Shana Tova umetuka. A good and sweet year for all of you. Hallelujah! Now, matapos po nating ipaliwanag ang iba't ibang aspeto para maintindihan talaga natin ano ba itong Rosh Hashanah na kailangan nating makasama tayong makipagdiwang, nais nating dalhin sa spiritual significance nitong topic natin. Jewish year 5783 ay tinatawag nating Year of Retribution according to the prophetic message of 5783. Alam naman po ninyo, every place, every name, every number in the Bible has a prophetic meaning. No? So, dito tayo ngayon, mag-uusap-usap, mga kapatid. Ano nga ba ang prophetic meaning nitong Jewish year 5783? Jewish year 5783 is a year of retribution according to prophetic message. Jewish year 5783 that will occur on Rosh Hashanah, September 25th, 2022, using the Hebrew alphabet and gematria system. So, using the Hebrew alphabet. Ano nga bang ibig sabihin ng 5783? Una, mga kapatid, ang year 5783 ay the ending of Shemitah. Kasi ngayon, 5782 ay Shemitah year. Mamaya, papaliwanag naman natin yung mga Shemitah year na yan. Pero, ang 2022 natin at 5782 sa Hebrew calendar na magtatapos ngayon. Ngayon pong araw ng tapos ng 5782. So, ibig sabihin, ngayong araw na ito, matatapos ang Shemitah year. And I will expound that later. So, ibig sabihin, simula mamaya, paglipat ng taon 5782 na maging 5783, pagtatapos ng Shemitah. 5782. Tandaan nyo po yan, ha? 5782 is a Shemitah year. Ibig sabihin, tapos na ngayon at ang 5783 ay ending ng Shemitah at magsisimula ng year 5783 sa pangalawang, sa isang cycle uli. Actually, pangalawang cycle ng 7 years. And I will elaborate on that later. So kung 5783 ngayon at ito ay the ending of the Shemitah and the year of retribution, magbalik tanaw tayo sa 5780, 5781, 5782 na ipagpapatuloy ng 5783. So let's go to 5780, parang 2 years ago or 3 years ago kung lilipat na tayo 5783.
na sa Jewish, sa Hebrew alphabet, ito ay pey, P-E-Y, which means the mouth. The mouth. So, makita ho ninyo ang significance ng the mouth na nagsimula ang COVID-19 pandemic, global pandemic, December 2019. Kaya nga COVID-19 po yan. Coronavirus disease 2019, kaya COVID-19. December po tayo nagsimula of 2019. So, ibig sabihin, nung December 2019, ay 5780 na po sa Hebrew calendar. Nang ibig sabihin ng 5780 ay the mouth, pay. So ano bang nangyari sa the mouth nung 5780 or 2019 December? Naglagay lahat tayo ng ano? The mask. Yung mouth ay tinakpan ng mask. Nagsimula tayong kaya ang prophetic meaning ng 5780 pay the mouth. Now let's go to 5781. Dahil ang focus natin ngayon itong bagong taon. 5781 ay Shin in the Hebrew alphabet, which means the teeth to press. The teeth to press. So again, bahagi pa rin ito ng COVID-19 pandemic period, di ba? Nagsimula na yung the teeth or to press. Nagsimula na niyang 2020 at 5781 na naman sa Hebrew calendar ang the to press. Vaccination, to press, di ba? The teeth, swab. Sapagkat bubuksan mo na rin yung mouth, bahagi ng mouth yung teeth, at nandyan na ang swab test, RT-PCR, antigen test, and so on and so forth. Then after 5782, nadako tayo sa 5783. And in the Hebrew alphabet, it's the word Tav, which means the truth, the markings. The truth, the markings. Passover, mark of the beast, 144,000, Ezekiel chapter 9. Meaning to say, itong Tav or 5782 na end of the Shemitah, Shemitah year actually ito, nasa 5782 pa ngayon tayo, mamaya 5783 na, new year na, ay lumabas na ang katotohanan na siyang minarkahan na yung mga sa Diyos at hindi sa Diyos, maraming nawalang mga hindi, maraming na walang mga dating maka-Diyos na hindi na nagpatuloy sa kanilang relasyon sa Diyos. Sapagkat una sa lahat, lumabas ng katotohanan at na-expose na yung kanilang mga markings. And now, going to 5783, ito na yung papasukin natin, it's the Hebrew alphabet Gimel or Gemul, which means retribution. Kaya mga kapatid,
ating mga minamahal sa Panginoon, ito na ang panahon ng judgment. Season of retribution, year of retribution, year of judgment. Pero pag pinag-usapan natin ang retribution and judgment, tayo mga Kristiyano ay hindi tayo nag-aalala sapagkat ang judgment para sa atin ay judgment according to reward because of our obedience to God. Samantalang sa mga hindi ay retribution or judgment according to the punishment na kaakibat ng kanilang disobedience. Kaya matindi po itong taong ito, mga minamahal ko. Now, gusto nating alamin, ano nga ba ang ibig sabihin ng retribution? The word retribution means to recompense or to reward. The dispensing or the receiving of a reward or punishment. Mabagsik po yan. Itong 5783, Gemul, Gimel, which means retribution. At akin pong hinanap ang meaning ng retribution, which means to recompense or to reward, the dispensing or the receiving of a reward or punishment. Hallelujah. So, sa atin, hindi tayo na nag-aalala, natatakot, na ito palang year 5783, a year of retribution, sapagkat hindi naman tayo disobedient sa Diyos. Ang mag-aalala rito sa year na ito ay yung may mga disobedience sa kalooban ng Panginoon. At kung wala ka namang disobedience, wala ka namang kasalanang patuloy na isinasapamuhay, hindi ka dapat matakot o mag-alala sa taong darating na 5783. Kung ikaw naman ay masunurin at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ito yung panahon na kailangan mo maging masaya. Kailangan mo magdiwang sapagkat ito ang taon na pagpapalain ka ng Diyos sa iyong buhay. So 5783 is going to be a year concerning God's complete justice. A judgment occurring on both blessing and curse, depending on which side of the retribution you are on. We are also going to see a completion of a season and a beginning of a brand new season. So, huwag tayong matakot. Very promising ang 5783. Bagamat ito ay year of retribution, ito ay year of God's complete justice. A judgment on both, occurring on both curse or blessing. Depende kung nasaan kang side ng retribution. At dahil dito natin sa taong ito makikita ang completion ng isang season at pagsisimula ng isang brand new season. Amen? Eh, sa katulad natin, excited tayo sa year na ito. Sapagkat ito ang year, ito ang taon ng pag-dispense, pag-re-release at pag-re-receive natin ng mga biyaya na kaakibat sa ating pagsunod. This will be our season of blessing. Hallelujah! Amen? Now,
The Jewish calendar is a lunar-based calendar where the Jewish festivals and feasts are determined by the moon's lunar cycles. Kaya natin kanina pinag-uusapan yung Shemitah, kasi ganito po ang Shemitah. Sa Jewish calendar, pakinggan niyo po ito mga minamahal. Sa Jewish calendar, binibilang ito sa cycles of 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uli. Until maka 7 na tigse 7, 49. At yung ika-50 ang tawag doon, Jubilee Year. Okay, ulitin natin. Sa Jewish calendar po, inag-ooperate po ang Jewish calendar sa cycle of 7 years. Okay? 1 to 7. At yan po ay nasa Biblia. Kung gusto po ninyo, nabasahin, mababasa po yan sa Exodus chapter 23 verses 20 to 21. Na ang cycle ng bilangan ay every 7. So ganito po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung ika-7th year, ang tawag po dyan ay Shemitah year. Shemitah. Mamaya explain ko po ang ibig sabihin ng Shemitah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Shemitah. Tapos, after ng Shemitah, ika-7, magsisimula uli. 1, 2, 3, ganun uli. Yung ika-7, Shemitah uli yun. Until makacycle na 7, 7 times 7, 49, ang susunod sa 7, hindi ka magsisimula ng 1 kung ikapitong 7 na. I hope naintindihan niyo po. Kasi pang 50 na po yun. Basta 7 cycles of 7 years, yung ikasumunod, pang 50 yun. Jubilee year ang tawag doon. Kaya yung pangpitong cycle ng tigpipitong taon ay Shemitah na susundan ng Jubilee. Yan po ay double portion ng magkasunod na years. Yung the last Shemitah year ng ika-7 cycles ng tigse-7 years at yung Jubilee na ika-50. Alam ko po, matalino kayo, naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. And according to the Bible, in Leviticus chapter 25, God commanded Israel to observe the Jubilee year, yung ika-50. So, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 49. Plus 1, yung ika-50, Jubilee year yun. Pero sa mga tigse-7, yung ika-7, Shemitah year yun. Now, ano ang mangyayari? Pagka Jubilee year, yung pang 50, yung matapos ang 7 sevens, the Jubilee year, mga minamahal, was a year of great liberation. Was a year of great freedom. A year of great forgiveness or cancellation. And a year of retribution and repayment. Hindi po ngayon Jubilee year. Itong 5783 ay hindi po Jubilee year. Kasi katatapos lang po ng Jubilee year. Ngayon po ay unang 7 cycles pa lang. Sa unang 7 years, I should say, sa 7-year cycle. Alam niyo ho ang last Shemitah year? Kung Shemitah year ngayon, ang last Shemitah year ay noong 5775. Kailan yon sa Gregorian calendar? Noong 2015. 2015 sa ating Gregorian calendar.
Shemitah year po yun noon. Kaya kung bibilangin mo 2015 Shemitah year, 2022 Shemitah year. Kaya ngayong 2057-83 ay beginning ng another 7-year cycle. Okay. So, ang year na kinalalagyan natin ngayon na matatapos mamaya ay Shemitah. Shemitah year ngayon. The year we are currently in. And this signifies, mga minamahal, an ending of one season and a beginning of another season. Pag sinabing season, ay 7 years. Katatapos, matatapos ngayon ang isang season, kasi 7, Shemitah ngayon. At magsisimula ang another season until yung ika-7th year na Shemitah uli. So, hindi lamang po isang taon yan, kundi ito yung isang season. Kapag ikaw ay pagpapalain, ito ang 7-year season ng blessing. Umanda ka kasi 7 years na pagpapala ang season mo ngayon. Simula ngayon. Amen? At sa susunod na 7 taon. Eh, sa mga alam nyo naman na may sablay, eh, kailangan ayusin natin ang buhay natin sapagkat papasok tayo sa isang season, bagong season. Hallelujah. The letter Tav is also found in Ezekiel chapter 9 verses 4 to 6 at the destruction of the first Jewish temple and is the context of where we get the verse 1 Peter 4:7. Tignan ko nga po yung 1 Peter 4:7. At ito po ang 4:17, I should say, 4:17. Ito pong nakasulat. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? So, for it is the time. The word time is actually the season. This is the season of judgment to begin with God's household. Tandaan niyo po, very powerful po itong 4:17 of 1 Peter. That judgment begin with God's household. And if it begins with us, dahil tayo po ay mga believers, what will the outcome be to those who do not obey the gospel of God? Hallelujah! Ano lang kahihinatnan ng mga wala sa Panginoon? Kung sa atin magsisimula ang season of judgment, kawawa yung mga wala sa Panginoon. Di po ba? And so, in Ezekiel chapter 9 verses 4 to 6, men are seen going throughout Jerusalem and the temple placing a mark upon the foreheads of those who grieved over the sins that were being committed within the temple. Meaning to say, mga minamahal ko, bago tayo pumasok sa bagong taon, ay kinakailangan na nating, kasi nagtatatakan na, sabi doon, may naglalagay na ng mark sa kanilang foreheads. Sila na nagdadalamhati sa mga kasalanan na kanilang mga ginawa. And I just want to read Ezekiel 9 verses 4 to 6. Ezekiel 9, 4 to 6. And said to him, go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things
that are done in it. As I listened, he said to the others, follow him through the city and kill without showing pity or compassion. Slaughter the old men, the young men and women, the mothers and children, but do not touch anyone who has the mark. Begin at my sanctuary. So they began with the old men who were in front of the temple. Hallelujah. Kaya mga minamahal, yung aking sinabi kanina, 5782, was about marking of the truth that took place, and because the truth, the marking, begins first with God's household. 5782 was also about the revealing of which churches and Christians remained faithful and obedient to the truth, the Word of God, and its other, the assembly. Kaya nga, sa oras na ito, aking mga minamahal na mga kapatid, 5782 ang kasalukuyan nating taon na mamaya ay magpapalit na, was a preparation for 5783. The coming of blessings and rewards for those who remained faithful and true to Christ, and also preparation for the coming curses and judgments for those who were not. Nais kong palakihin itong pagkakasulat nito at basahin natin. Ano po nakasulat? 5782 was a year of preparation for 5783. Coming of blessings and rewards for those who remained faithful and true to Christ, and also preparation for the coming curses and judgments for those who were not. Hallelujah. Isang mabagsik na paalala po ito, mga minamahal, sa ating lahat. So the Jewish year 5783 or 2023, o simula ngayon, September 25, 22 to the next Jewish New Year, 5784, ay official ends the Shemitah year ngayon, 5782 or 2022, and begins a brand new 7-year cycle. 5783, ngayong taon na darating na magsisimula ngayong September 25, on the Feast of Trumpets, also known as the Jewish year, Rosh Hashanah, is represented by the Hebrew letter Gimel for the number 3. The letter Gimel resembles foot and a person walking in the direction of the left. Therefore, the word Gimel is described from the root Hebrew word Gemul, which means justified repayment or retribution, or the giving of reward or the giving of punishment. Mga minamahal ko, sa lahat ng nagbata, sa lahat ng nagsakripisyo, lahat ng hindi nag-compromise at sumunod sa Diyos, this will be our season of rewards. At sa lahat ng hindi na nagmamahal sa Diyos, lahat ng ayaw nang magbalik loob sa Diyos at tuluyan nang tumalikod sa Diyos, this will be your season of punishment. Kasi ang ibig sabihin ito, justified repayment or retribution. So, in closing, mga minamahal ko, therefore,
5783 will be a continuation and pinnacle point of the year 5782. Because a marking always takes place before the act of judgment occurs. The year 5782 resembled the marking of truth, and 5783 will conclude with the act of judgment occurring, resulting in both blessing and curse according to the recipient. And in closing, and because 5782 was a Shemitah year, and 5783 is a beginning of a new cycle, 5783 will also signify the ending of one season and the beginning of a new season. Hallelujah! This will be our season, the beginning of a new season of rewards and blessing and receiving and releasing of blessings, because 5783 is the beginning of a new cycle, the beginning of a new season. Hallelujah. And I am excited. Kayo po ba excited din, mga minamahal? Therefore, we will also see God bringing the works of this season into completion and beginning a new work. God is beginning a new work in you. Nagsisimula ang Diyos ng bagong trabaho, ng bagong gawa sa iyong buhay. Hallelujah. Glory to God. Kaya nagpapasalamat tayo, mga kapatid. Hindi na sayang ang ating pagpapagal, ang ating pagpapatuloy na pagsunod sa Diyos. Dahil ito na ang season ng pagpapala. Purihin ang kanyang pangalan. Manalangin po tayo. And I will declare the blessings of the Lord. Declaring the blessings of the Lord in number 6, verse 24 to 26. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and the Lord give you shalom. The Lord give you peace and prosperity and blessing in this year 5783. Lord God, we receive the blessings. Lord God, we believe that this is our season of rewards and blessing and receiving and prosperity. Thank you, God. We look forward for this new cycle, new season of blessing and rewards. In the name of Jesus, amen and amen. Purihin ang ating Diyos. Mga minamahal, ako na rin po ang nais magbigay ng exhortation ngayon. Since ngayon ay bagong taon at nakakasiguro tayo na season natin ito ng pagpapala, season natin ito ng paggagantimpala sa ating mga nagawang kabutihan, ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti sa pamagitan ng pagkakaloob natin sa gawain ngayon, sa lahat ng mga nasa simbahan ngayon na inaabot ng aking tinig. Ngayon, ang pagkakaloob ng
kaloob pa sa salamat. At maghanda po kayo, mga minamahal, dahil eto na, darating na ang mga biyayang ipinangako ng Diyos. Amen? Huwag yang lamang po yung ating nakagawian. This Sunday is a very special Sunday. Today is a very special day. And I declare that as you give your best sacrificial tithes and offering, I declare that you will receive your rewards. You will receive your blessings for this new season. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. So, ihanda po natin ang ating mga pagbibigay. At siyempre, taghahanda na kayo. Magkakaloob tayo. Pagkatapos nyo pong may handang special na regalo nyo sa Panginoon. At huwag kalilimutan, mamaya po sa inyong pag-alis ay pagkatapos po ng gawain, meron pong dadalhin sa inyo ng isang slice ng mansanas. Please dip, sawsaw nyo po sa honey, and as you eat, declare to one another, good year, Shana Tova. Good year. This will be a good, sweet year to you. Isang mabuting taon at isang matamis at mapagpalang taon ang sumainyong lahat. Mga minamahal, ito po inyong kasama. I hope, I pray na pinagpala kayo sa ating pinag-aralan ngayon. Binabati ko po kayong lahat ng Shana Tova! Shalom.